everyone, good morning and welcome back again to our channel. And for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko gawin yung buhok ni Cherry. I-reliban ko yung buhok niya at maglagay ako ng Brazilian blowout. Yan, naka-order ako online kasi nung nakaraan ginamit ko din sa buhok ko itong Brazilian blowout. Hindi na ako gumamit ng pang-reliban kasi itong buhok ko tumubo na siya, natural na buhok na to. Minsan pinaplancha ko na lang kasi nga maiksi at nag-ano siya, fly away ba? Kasi nga minsan doon sa trabaho, tinatali ko siya kasi nga mainit. So naglalagay ako nito, kung makikita nyo, ayan, parang naka-hot oil yung buhok ko. Shiny siya kasi nga sobrang dry na yung buhok ko. Siguro dahil na din sa tubig dito. So ngayon, ay ireriban ko yung buhok niya. Ipapakita ko sa inyo yung before and after kung mariban yung buhok niya. So tatawagin ko na ngayon si Cherry. So, ito po yung buhok ni Cherry. Ayan. Yan yung buhok niya. So, puputulan ko muna siya. Tapos, ire-ribbon ko. Siguro hanggang dito. Kasi nga manipis na yung sa dulo. Yan. Yan yung buhok niya. So, ngayon, iwawash muna ni Cherry yung buhok niya. Gagamitan lang niya ng shampoo kasi wala naman itong kulay. Pag may kulay kasi dapat conditioner lang yung gagamitin. Tapos i-blow dry ko siya after. So hindi na ako aakit doon sa taas para mag-video kay Cherry. Ipapakita ko na lang sa inyo mamaya. Kaya see you mamaya! Ito na, napaliguan na ni Cherry yung buhok niya. So ngayon, puputulan ko muna yung buhok niya. So dito daw yung gusto niya. Ayan. Bago ko siya i-dry. Ngayon, i-dry ko na yung buhok niya. Dry na po yung buhok niya. So, ilagay na natin po sa ating lagayan. Ayan. Meron ako nito. So, i-separate lang natin yung buhok niya. Uunahin natin yung likod. Mag-start na tayo lagay. Thank you.
naubos ko ang isang ganito. Ayan, naubos siya. So, ngayon, ipapain lang natin. Tapos i-check din natin siya maya-maya, every 10 minutes, kung okay na, baka masunog. Ang sabi sa instruction, stretch daw yung buhok, at kung ma-stretch at saka mag-roll sa kamay mo, is yun na yun. So, ito hindi pa. So, hayaan natin ng 30 minutes at babalikan ko kayo. Ngayon, naka 30 minutes na, i-check natin. So, ganito lang mag-check. Hihilain lang natin yung buhok. Tapos kapag kumulot daw, okay na yun. Parang mag-rubber na yung buhok. So, ayan na siya. Yan. Ganyan, okay na yan. So, babanlawan na niya yan. So, siya na lang yung magbanlaw doon sa taas. Banlawan niya ng conditioner. Tapos, i-blow-blow dry ko after. Ayan. Ayan, mag-start na tayo paligo. Pag-wash ng kanyang buhok. Maglagay tayo ng conditioner. Ngayon, babanlawan na natin yung buhok niya. Nakita niyo na. So, nabanlawan po natin. Lagay lang natin itong towel. So ngayon, i-dry na natin yung buhok niya. Ayan. Susuplayin muna natin. Gusto niya yung hati ng buhok niya is hati-hati. So hatiin na natin. Itingnan natin yung buhok niya. So, na ba? Pag ma-dry. Yan. Ngayon is i-dry na natin.
Ito na yung buhok niya, na-dry na. Suklayin lang natin ng maayos at hatiin natin ng maayos. Tapos, ipaplansya na natin. So, ayan, ang lambot na ng buhok niya. Straight na siya. Wala na yung buhol-buhol. Ayan. So, hindi pa ito na-plansya. Ganyan na yung resulta. So, titingnan natin mamaya matapos natin mag-plansya at maglagay tayo ng Brazilian blowout. Tapos na po dito sa kabilang side. Ayan na. Ang sunod sa galaw na siya. Ayan. Pumakita niyo. So dito naman tayo sa kabila. Ito na yung buhok niya. Katatapos ko lang mag-plancha. Ayan na, ang ganda na tingnan. So, hindi ko pa yan nalagyan ng Brazilian blowout. So, ito yung ating ilalagay. So, yung plancha natin is nasa 180 degree lang. And ang dali lang niya gawin. Kung gusto nyong mag-ribbon sa bahay nyo, bili lang kayo ng eye care, hair rebonding, at yung Brazilian blowout. Sa mga gustong mag-order, mag-comment lang po kayo or i-add nyo ako, i-message nyo ako sa Facebook kasi marami akong paninda niyan. Pag nasa Pinas kayo, mag-order lang kayo sa Shopee.
na yung buhok niya. So ngayon, maglagay na tayo ng ating Brazilian blowout. Yan, ipapakita ko din sa inyo hanggang sa matapos kung paano siya gawin. Mas malaki ang matipid nyo kung kayo na lang mismo ang gagawa kaysa pupunta pa kayo ng salon ang mahal. So, tingnan nyo naman ang resulta, oh. Ayan, buksan na natin. Marami kasi akong binili kasi pag marami kang bilhin, malaki yung maging discount. So, kung gusto nyong bumili, mag-message lang kayo sa akin or mag-comment kayo. Message nyo ako sa messenger kung gusto, pag gusto nyong bumili. I-ship ko sa inyo dito sa Europe, pero pag sa Pilipinas, naku, mas mahal pa ang shipping kaysa ano, sa product. Doon na kayo sa, dyan na kayo mag-order kung nasa Pinas kayo. Ayan, ang bango nito. So, ayan yung tsura niya, ang bango. So, ilagay natin sa buhok ni Cherry para mas lalo pang kumintab. So, mag-start tayo dito sa baba. Ito yung nilagay ko sa buhok ko. Tapos na, nalagay ko na lahat. Ngayon, supplyin lang natin. Tapos, ibabad natin siya ng 1 hour. 30 minutes to 1 hour siya dapat. Pero yung paglagay ko sa akin, ginawa ko siyang 1 hour. Okay naman yung result. I-check din natin. Ayan. Gantay lang tayo ng 1 hour, tapos i-blow dry natin at plansyahin natin ulit. At makikita na natin ang resulta. So ayan, babalik tayo after 1 hour. So naka 1 hour na po tayo, i-dry na natin yung buhok niya. So, ito na, 100% dry na po yung buhok niya. Ngayon, paplansyahin na po natin ulit. Ito na yung pang-lock. At babanlawan niya ito after 3 days. Ayan, hatiin na natin yung buhok niya. Malapit na tayong matapos. Itong part na lang dito.
yung resulta, tapos na, paliguan nyo na lang after 3 days. Yan. Ang lambot ng buhok niya. Yan. So, ayan na, tapos na. Ayan. Ano naman yun? Ayan. So, yun na po yung final result sa lahat po ng gustong bibili ng product na to. I-message nyo lang po ako sa aking Facebook. Maglagay po ako ng link sa description box para makapag-message po kayo sa aking Facebook Messenger. At ayun, mura lang po ito kaysa pupunta kayo ng salon. So, kita nyo naman yung resulta. At ito din, nilagay ko na siya sa aking buhok. Hindi nga lang ako nag-riban. Pero hanggang ngayon, ayan, ang tintab pa rin ng aking buhok. Yan. So, ito yung ginagamit ko. So, yun lang po yung video namin today. So, sa susunod naman na araw, mag-daily vlog na naman ako ulit. So, thank you for watching, guys. And see you again in our next video. Bye-bye!